pas riche. Ce lui est bien à tous les coups. Par la gueule, non, non. Ça, on a passé à passer. Passé à passer les coups. D'accord, on a eu bien, 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 on yung sa atin man ito ko pa yung likod. So, ginawa, nagpahiwan ng blade sa likod para man lang dumugo dugo kasi delikado pag hindi dumugo eh. Mamumuhi yung dugo sa likod. So, yun lang. So, matatsalita, sa maghapong mayari, nakapagtayitay siya sila at napadaw sila. Tapos sabi nila, pare, tara, at kailangan ipaligo natin ito sa dagat. Sabi niya, para dati papaligo sa dagat. Eh, siyempre, eh, di ba, alak dagat. Eh, mayroon tayong sugat sa likod para gumaling din agad. Ah, ganun ba kasi, okay. Iligo sila sa dagat. And then, pagkatapos, pagdating ng gabi na, kumain sila ng hapunan, pagkahapunan, siguro mga bandang alas 7, alas 8. Pare, ano? Meron akong MP dito. Sisi, bakit may MP? Diba? Parang naman natin. Kapipinitensya lang natin. Eh, bakit naman may MP agad? Pare, huwag ka mag-alala. Sabi niya. Bakit? Eh, di, ano lang naman to eh. Nakapag-hugas naman tayo ng kasalanan, diba? O, hindi. Gumawa ulit tayo ng marumi para sa isang taon, pag-ugas ulit tayo ng kasalanan, di ba? Galing! Galing! Sabi niya, galing, pare, huwag, tama, si, magdumi ulit tayo para sa isang taon, pagpipilitay siya tayo, ganun nilang gawin natin, paulit-ulit. So, galing, ang dalawa. Galing. Sinabi na ikaw ay nagsisisi, totoo. Pag sinabing totoong ikaw ay nagsisisi na, isipin tos puso sa puso mo na talaga nagsisisi ka, hindi mo nagagawin yung kasalanan. Yung mga ginawa mong dati, hindi mo na dapat gawin yun. Yun ang nagiging problema kasi sa mga tao. Napaglinisan mo tayo, siyempre di kami naman uli natin, padumi uli tayo, tapos sa isang taong naman eh, maglilinisan mo uli tayo eh. Kumbaga yung mga mind settings ng mga tao, masasabi natin pasala-sala. Kasi nga, para saan pa yung pagsisisi mo? Hindi totoong pagsisisi yun, hindi sincero ang iyong pagsisisi. Meron niya ako isa pang kwento sa inyo. No? Isa naman itong ali ito, ay kahit saan siya magpunta, dala-dala niya yung kanyang rosaryo. Minsan, sumakay siya ng jeep. Pagsakay niya ng jeep. Nagtatasal siya sa loob ng jeep. Habang nagtatasal siya, yung hawak-hawak na rosaryo, hawak-hawak niya at ginaganong-ganon. Tapos, tingkang pumarin yung driver ng jeep. Di sabihin, hindi ka na masusog tong ali na to na nagtatasal sa loob ng jeep. Tapos, sabi ng ali, sa driver, Mama! Ano ko ba? Magtigil ang mga mata siya! Madal salita, ginapunta niya, inarmalite niya ng tubig yung driver. Pagkakabit siya ang taktakan yung driver, biglang pumikit yung ko at hinawakan ng rosaryo at nagdasal ulit. Wow, instant ano, instant holy. Ang dali eh. Yung mga tao na ewan ko ba kung totoo ba talaga sa kanila. Yung pagdadasal nila sa Diyos. Alam mo sa totoo lang eh, ano eh, biro-biro eh. Nagiging biro-biro na yung ganyan eh. Yung pang-akala nila, kung magtumalapit sila sa Diyos,
kahit gumawa sila ng gumawa ng kasalanan, okay lang kasi lumalapit naman sila sa Diyos. Sa palagay niyo ba, tama yun? Siyempre, kapag lumalapit sila sa Diyos, may paggalang ka dapat. At yung paggalang mo yun, hindi dapat nawawala sa puso mo yun. So, dapat maging sasero tayo, maging maayos tayo. Lalo ngayon, ito, Kwaresma ngayon. Magmuni-muni tayo. I-try natin magmuni-muni tayo. I-try natin na tayo ay isaayos natin ang ating sarili. Ito na yung panahon para maisip natin talaga yung kasalanan. At kung tayo magsisisi man, siguraduhin natin. Hindi na dapat babalikan pa yun. Kaya nga nagsisi ka eh. May nagsisi bang binabalikan pa yung kasalanan? Siyempre wala. Dapat pag sinabing pagsisisi, totally, tatalikuran mo na yan at iiwanan mo na yung kasalanan mo yan. Going straight ka na talaga sa katwiran at katotohanan at tama na naaayon sa Diyos. Yun lang. Kasi ang mensahe talaga ng yung mga tao kasi na ngayon sa panahon ngayon, iniisip nila patay ang Diyos. Ano na pagpira sa ito, patay ang Diyos. So, alam nyo, maraming kamalian yun eh. Gawit, sasabihin nyo, tuwing Beresanto na mamatay ang Diyos. May Diyos ba na mamatay? Siyempre wala, diba? Wala namang namamatay na Diyos. Eh, pag kamatay ang Diyos, hindi na siya Diyos. Kasi may Diyos ba na mamatay? Wala, diba? Sabi, taong taon na mamatay ang Diyos, tuwing Beresanto na mamatay ang Diyos, diba? Para sala na yun, diba? Sabay na yun. Siyempre, dapat gunitain lang natin yung pagkamatay ni Kristo. Hindi lagi natin isipin na patay ang Diyos, patay si Kristo. Hindi. Isipin na dapat gunitain natin yung pagkamatay ni Kristo. Bakit ba siya namatay? Dahil niya sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa mga tao. Yan ang mensahe talaga ng Holy Week. Kaya sana po tayo makapagnilay-nilay, habang tayo namamasyal sa ibang lugar. So, kapag mumuni-muni tayo, sinasama din natin yung pagmumuni-muni. At ano ba yung mali ko? Ano ba yung, ako ba'y napapalayo na sa Diyos? Ako ba'y hindi na nagiging ayos sa Diyos? Isipin po natin yan. At tayo patuloy na manalangin sa Diyos, ipanalangin natin na tayo makapalapit sa kanyang tulog yan. So maraming salamat po sa inyo. Dito po si Mark John TV. At sinusunod po. Kasi siya na po kayo. Hindi po ako nakakapag-live. Hindi ko lang po nailalive ang stand-up comedy online. Sapagkat po sa hina po talaga ng wifi. Anong kaparamang wifi ka? Royal Cable! Napakahina naman talaga ng signal. Hindi ko magpapalaki. So maraming salamat po sa inyo. Ganito na po tayo. Ito po si Barrio TV na nasasabi sa inyo. Tayo po ay sana ay laging pagpalaan nito. So maraming salamat po sa inyo.